Hello, MJ. Pinakasikat na ako. Ayun na naman si Kim. Dinodog show mo na naman ako eh. Have a seat, please. Bati muna tayo sa kanilang lahat, Pao. Go ahead. Hello po sa lahat na nanonood online. Ba't ka na nagsastutter? Di ba tayo nagsisimbo? Wala akong mga. Kasi ako eh. Sa lahat ng nanonood online, thank you so much. And ito na nga, may announcement kami para sa TV airing. And marami pang iba. Kimi? Hello po sa lahat ng mga onliners na nanonood ngayon. Hello po, kami po ito, Kim Chu and Paolo and MJ. Salamat po sa pagtutok. And ayan, dyan lang kayo. Marami pa kaming sasabihin. Simulan na natin ang kwentuhan. I interviewed you parang 2 or 3 months ago when we're launching the series. Kamusta yung pakiramdam going to here now? To be honest, I didn't expect it to blow up this big. Kasi, you know, when you always start a series, andun lagi yung kaba and yung hindi mo alam kung tatangkilikin ng mga tao, especially, you're asking them to go on a different platform and or that they're not a lot of people are familiar with. Although sanay naman yung iba pero to watch Sek Kim. But I'm very grateful and thankful na napakalaki ng pagtanggap ng mga manonood natin. So thank you. Ikaw, Kimi, na overwhelmed ka ba sa success? Grabe yung success. Pero, overwhelming, of course, yung nangyayari. And sa mga social media, yung parang ang daming natutuwa, ang daming nasisiyahan, and nagsusubscribe ng view. At pag nasa labas ako, tawag nila sa akin, Secretary Kim. So parang nakakatuwa, at the same time, parang very thankful and grateful. And mga ilang buwan na bang magdo-2 months na rin ako right. Napapanood ng mga tao and hindi nila kami binibitawan at iniiwan. Patuloy silang nakasubaybay dito sa palabas namin kahit 20 minutes a day lang siya. Yan ang mag-uusapan natin ngayon, no? Yung success talaga ng Kim Pao. Kasi yung ating conversation po ngayong hapon, we divided it into 2 different parts. No? Ang pag-uusapan natin now is the kilig success. Of, Grabe naman yung kilig success. Totoo naman, Kim! Okay naman! Hindi ka ba naniniwala? Pero kinikilig naman ako. Hindi, shout lang yun. Totoo ba yan? Kasi maniniwala ako, Kim, na kinikilig ka talaga. Sa success! Pero ikaw, Pao, nasasanay ka ba? Kasi for the longest time, I've known you in the industry, you're parang like a standalone actor. And now with Kim, parang nag-iba yung wind, no? Parang ang daming kinikilig bigla. How are you managing that? To be honest, hindi kasi ako lumalabas eh, so hindi ko masyadong hindi ko alam yung demographics or kung paano tinatanggap ng mga tao aside sa mga nagtitweet or nagpo-post sa mga social media platforms. Pero ito, pag may mga out-of-town shows ako or medyo ramdam dun, pero mixed pa from Lin Lang and Secretary Kim, pero now that lalabas na nga sa TV, I'm expecting more people to call me BMC rather than Victor. On the contrary, si Kim naman laging nagbabasa, updated sa... Ganto ba lagi? Social awareness. Wow! So ikaw... Spell check. Oh, diba? Yung nababasa mo, Kim, natutuwa ka na ang daming kinikilig sa inyo, even abroad. Nakakagulat. And sa edad kong to, parang... Ilang taong ka na ba? 47. Ikaw ba? 48. Yeah! Nawala ako na guys. Nakakatuwa talaga. Totoo lang. Nakaka-amaze. Right. Na parang ang dami ulit na nanonood ng mga romantic shows. Di ba parang the past few years or months, gusto ng mga tao horror, gusto ng mga tao mystery, gusto action, ng mga tao action, gusto nila yung mga matatapang na ano. Ito, marshmallow lang. lambutan lang natin ng konti. Right. Kailangan ng mga tao ng ganun. Yung mga yes. Nakangiti lang sila nang wala namang dahilan. So parang nakakatuwa lang na isa kami sa mga naging dahilan na nagbibigyan ng ngiti sa kanila. Seeing your body language, would you say na medyo naging comfortable na talaga kayo sa isa't isa? I think yes. And the role requires it as well to loosen up and
and be more comfortable with each other. So may binabagayan rin na mga roles or mga roles like here in Secretary Kim. Kimmy? Body language? Yeah. Parang comfortable lang kayo kasi gimaganon ka na sa kanya. Ah, oo naman. Nasa kanil ko pa nga. pero ano naman, syempre, ilang taon ko na rin nakatrabaho si, mga isa ba? Isang taon? Lagpas isang taon na rin. Right. Last year, January ko siya na, January no? Last year. So, parang pa, ano na rin. Yun, parang mas nasanay naman na siya sa pag-uugali ko, sa ingay ko. Kanina ba? Backstage ko? Oo. Parang yung kulitan niya nakakatuwa lang. No, wala na lang sa kanya. Wala na siya. Isa lang siyang ano. Ganyan lang. Salamang poste. Grabe naman. Okay, sinabi mo Kim na since January of last year nag-work na kayo, what's the funniest memory so far ng working with each other? Funniest? Yeah! Eh, Paolo, sandali lang, himayin ko muna. Madami ba? Madami. Wala. Wala, kaya pala himayin. Funniest? Funniest kipap. Nag-joke siya. Totoo? Nakakatawa. May mga times na mga hindi pa kami masyadong nag-close, yung din lang. Okay. Yung bigla na lang niya akong kakausapin. Akala ko kinakausap niya na ako. Yung pala na ikipag-true lines pala siya sa akin. Oh! Yung mga lines niya na, ha? Huh? Ano yun? Ay, shucks, hindi ko pa pala na-memorize. Yun ang lagi niyang, ano, yun yung parang simula ng usap namin na binabatuhan niya ako ng linya ng eksena. Nice. Mas marami pa kasi siyang sinasabi sa eksena kaya sa personal. Opa, ikaw naman. Funniest memory with Kim? Parang everyday naman funny si Kim. Parang very energetic siya, so... Mabayad ka-entrance. Oo. Kulang na lang magbayad ako ng entrance fee. Buti na lang show yung nagbabayad sa'yo. Pero siguro, ang hirap. Kasi everyday talaga, Kim's always full of energy everyday. And parang everyday is a different, parang it's a different experience with her when sa set. Parang kailan ba kayong nag-last taping day? Tapos... April pa. Did you miss each other after that long stretch of tapings? Oo naman. Nakakamiss naman yung marang nag-joke ka lang tapos wala masyadong reaction. Yun talaga ang alin mo, no? Oo, parang pag napatawa mo siya, parang... Success! Sometimes na siya mag-react. Ikaw, Pao. Namiss ba yung ball of energy? Yun ang description mo kay Kim eh. Namiss ko naman, namiss. Siyempre namiss. Pero may mga work kasi kami in between na nakikita rin kami. So, like pag nagpa-promo and some parts. So, nakikita right. Ko naman. Parang in a week, parang once or twice tayo nakikita because of work. Hindi, nakakatuwa nga lang talaga. Ako na-amaze ako kasi from Lin lang, tapos tuloy-tuloy, na parang non-stop, hindi natatapos. And I'm sure the Kim Pao fans, ayaw nilang matapos. Woo! Gusto nila dire-dire-diretso lang. Madami pa pa naman po. Ay! Hindi pa tayo ba't mahaba pa yung secretary na paglabas pa siya sa TV. May paliwanag agad. Defensive agad si Kim. Okay, before we move on, we'd just like to acknowledge the presence of the head of Dreamscape Entertainment, Miss Kylie Manalo Balagtas! She's here, and of course, our head of creatives on Dreamscape Entertainment, Mr. Rondel Lindayan. Thank you sa ating mga bosses. Okay, now we'll continue to talk about the success of The View original adaptation, What's Wrong with Secretary Kim. Alam niyo bang lagi kayong trending? Every episode ninyo, ating gabi kasi lumalabas. Pinupost ng Dreamscape. Pinupost sila. Nakita namin. So, thank you. So, I have a question. Ano yun? Yung latest episode nyo. Grabe. Anin dun? Yung sa parang aparador. Sa cabinet. Serious. Ilang takes yun? Solo. Ay, wow! Isa or dalawa siguro for para dun sa backshot. Pero, it's funny because when Direk Chad was shooting that, parang iconic rin kasi yata yung scene na yun sa original. So, ayaw rin namin mapahiya. So, parang ginandahan rin Direk Chad para sa viewers natin. Was that difficult? Was that easy? Pero ano naman yung difficult tsaka easy? Normal! Hindi, syempre mag-ano, syempre hindi
pa nagsisimula yung Secretary Kim, yan na yung laging pinapalabas ng mga tao na correct. Yung fan talaga ng show. Correct. Na naku, ito, abangan talaga namin to kasi very iconic to. So kami naman, sobrang na-pressure kami kasama si Direk Chad. So, parang sana, ano, sana hindi natin ma-fail yung mga fans ng Korean Secretary Kim. Sana may ibubuga din yung Philippine version. Wala naman, kasaya naman. You wanna add some more, Pao? Yan naman, parang hindi naman final ni Kim yung... Oh, no, ikaw naman! Sino pa nagdala ng eksena? Si Kim. Uy, hindi oh. Last ko nang pagdadala yun. Yung next time siya na. Totoo, nag-hati kami. Sabi, uy, kahati tayo dito sa mga ilang ano na to ha. Ako dito ngayon, ako dito ako muna. Ano, akong piloto dito. Sa Sul, ikaw na ha. Siya na po yung next. Abangan niyo po. Meron. Ay! Meron pa daw! Meron pa daw. Siya na po yun. Babakan natin yan. Okay, saan kayo pinaka-proud sa series na to? Doon, charot. Hindi, charot lang. Hindi, charot lang. Pero naman, hindi na maloko. Jokes are half, man. Na, saan pinaka-proud? Yes. Sa lahat, sa buong, ano, sa buong palabas namin. Kahit kami mga staff, kaming actors, sila direct. Everyone na involved dito sa show na to, parang nakaka-proud. Parang mahal na mahal ba natin yung show natin? Tayo mismo nagsabi, uy, ang galing, ang ganda. Thank you, Direk. Thank you namin yung isa't isa kasi team effort talaga siya eh. Ako, same. Pinaka-proud ako sa mga tao na nagtatrabaho sa likod ng camera dahil kung ano yung effort namin na binibigay sa mga scenes or sa mga scenes. Parang times 3, times 4, times 5 yung binibigay nilang effort. So, pag nakikita mo yung effort na gusto nilang pagandahin yung show, parang mas nape-pressure kami para pagandahin. Dahil lahat talaga tumutulong-tulong para sa isang goal. Just like to acknowledge lahat ng team ng What's Wrong with Secretary Kim na nandito ngayon. Again, ha, congratulations sa inyo. At ito na nga, free TV. Tayo ay mapapanood na it's a gift. To all your fans, ano yung pakiramdam na mapapanood na siya every weekend? Me, I'm very excited because same with Lin Lang, when it was shown on Amazon Prime, tapos hindi namin in-expect na tatangkilikin pa rin ng ganito when it comes, paglabas sa free TV. And I'm hoping na sana ganun rin sa paglabas ng What's Wrong with Secretary Kim sa free TV na ganun pa rin yung pagtangkilik ng mga tao para sa show na to. Kim, you're every day. Wow. Show din naman! Lunch hanggang dinner, tapos hanggang weekend. Ako ay isang solid kapamilya. Asarap na ng feeling, Kim, no? Very, of course, very thankful, of course, to my mother network dahil yun nga, yung tiwala na binibigay nila. And sana, ano, hindi maumay yung mga fans sa aming Mondays to Sundays kami. Hindi yan! Something atsara lang para tanggal umay, para... Pero, ano, very thankful kami. And then, we're hoping and praying na sana... Ano, mas marami pang makapanood nito ngayon na nasa Free TV na siya mapapanood sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5. So, yun, every weekends. Right. Kumbaga sa may gigil sa weekdays, may kilig sa weekend. Yes. Yan. And then, nagpapasalamat din kami syempre sa pagsuporta nila sa Lin Lang. Kasi kahit napanood din nila sa Prime, hanggang ngayon, parang nagigigil pa rin sila talaga. So, very, very thankful. Maraming salamat talaga. Can I officially say this? I don't know how you would react to this, no? Pero ako ang feeling ko lang from someone outside looking in, parang kayo yung breakthrough love team ng 2024. Ano ba yung love team? I know you're kind of allergic to that word or phrase, pero yung pairing nyo, unprecedented na halos lahat Kim Pao ang sinisigaw. Ano lang, thankful kami sa Dreamscape, of course. Sir Deo, of course, in honor of Sir Deo. So, papasalamat din kami sa mga material na binibigay sa amin. And directors, writers, hindi naman to magiging ganito kaganda, hindi dahil sa kanila. Wow. Make same lang sinabi ni Kim. We're very grateful, of course. Dreamscape gave us two different shows that are so different from each other and the roles are so different. So, kahit gabi-gabi niyo po kami napapanood, I'm sure na yung weekdays niyo po ay may iba sa napapanood niyo sa weekends dahil from, ayun nga, like sabi ni Kim kanina, from Innis
yung Weekend Summoner kilig naman. Would you be open to doing a movie? Just in the future, maybe? Are you open to that? Na, kasi ang daming fans na nagre-request sa, aside from napapanood na kayo sa free TV and then sa View, parang posible kaya? May gagawin ka, di ba? Pinost. Pinost ni Boss Chris Gasman na may gagawin. Wear ma lang? Bakit gusto mo ba ako makasama? Tinanong on the spot, Jackpot. I know, Jackpot round! Pinost ng Star Cinema. Sa ibang press ko yun. Ayan. Pero at least, you know, both of you are open. Naman. Ay, hindi ka pa sumagot. I'm open. Like I said, as long as it's different from right. Kumbaga, parang bagong timpla naman. Nakakasawa kung paulit-ulit rin na sobrang kilig or same character or very similar characters. Correct. Parang maganda naman yung na-offer namin sa mga viewers yung ibang side na kaya namin gawin. Naalala ko nga sabi ni Kim, basta maganda material at hindi minamadali. Di ba yun yung sinabi mo sa akin? Para madali, para maganda. Oh. Para ano tayo, relax. Yeah, di ba? Okay, eto na yung surprise. Isa sa mga surprise natin. Na pinag-uusapan na natin ang What's Wrong with Secretary Kim TV premiere. Balita namin ay meron tayong i-re-reveal. Yes. Di ba? Meron tayong i-re-reveal sa kanila. Yes, kaya ayan. Ready ka na ba? Yes, basta kasama ka. Mga kapamilya at mga kapatid, sinumahan nyo kami last Sunday sa aming official announcement na mapapanood nyo po ang What's Wrong with Secretary Kim sa Free TV. Kaya naman ngayon, samahan nyo kami as we launch the official poster of What's Wrong with Secretary Kim TV premiere. Let's go! Let's do it! Ito na! In 5, 4, 3, 2, 1! Poster was designed by Justin Besana and photo by Eileen Yatko. Ah, ba talaga si ito po siya. Pow! Quick reaction sa poster natin. Ang cute. Yeah, naalala ko nung shinoot namin ito, pero gusto ko yung mga moving paper, gumagalaw yung mga papers habang still yung background. Ganun. Kimmy? Wow, kakaiba po. Kaya sana abangan din nila yung TV premiere. But parang ikaw naman yung boss ko diyan. Di ba? Yeah. All right, there you have it, mga kapamilya, the official TV premiere poster of the View original adaptation. What's Wrong with Secretary Kim? Go ahead. Before we invite pala, no, I have another surprise. Hi, may surprise another. Wala to sa script. Hi, wow. Let's call in our head of Dreamscape Entertainment, Miss Kylie Manalo Balagtas, and head of creatives ng Dreamscape, Mr. Rondel and Dayag for our cake for Paolo! Happy birthday to you! Kimmy, go! Happy birthday! Wish. Sabihin ko ba out loud? Wala nang bulungan. Ang wish ko ay syempre more success for Dreamscape. Parang, and of course, aside from that, more income for Dreamscape. Para mas makapag-produce ng mas madami. Yay! Thank you! Happy birthday! Have a seat ulit. We'll just ask Paolo and Kim to please invite everybody sa ating inaabangang free TV premiere ng What's Wrong with Secretary Kim.
Ayan, first of all, gusto po namin pasalamat sa lahat ng mga nag-uumapaw na suporta na binibigay niyo po sa akin. Thank you sa amin. Thank you very much. At nakikita po namin lahat yun. Kaya, thank you so much. Simula, Lin lang, nandiyan po kayo to support us hanggang po dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Thank you very much. At syempre, makakasama niyo na kami Monday to Sunday. Mapapanood niyo na rin ang nakaka-stress na kwento ni Juliana, Victor, Alex, at Alex Alin lang, the teleserye version. Pero, pag weekends naman, may experience nyo ang kilig overload ng sa What's Wrong with Secretary Kim sa Sabado at Linggo. Yes, at simula po yan ngayong May 25, mapapanood nyo na ang View Original Adaptation of What's Wrong with Secretary Kim, a partnership project of View and ABS-CBN Studios produced by Dreamscape Entertainment. And of course, directed by Direct Chad Vidanes. Mapapanood nyo po kami tuwing Sabado, 7:15 p.m. sa Kapamilya Channel at A to Z at 8 p.m. naman sa TV5. At tuwing Linggo naman, 7 p.m. sa Kapamilya Channel at A to Z at 8 p.m. naman po yan sa TV5. Simula naman ngayong May 25. But you could still binge watch and catch advanced episodes of The View original adaptation, What's Wrong with Secretary Kim? Just download and watch on View. Yan, kaya naman. Parang 50 minutes to any half episodes. Wow! That's a treat! Sa isang araw. So, An hour and something. Wow! Oh, yes. Episodes natin sa weekend. Yes. Pasabog talaga. Grabe. May 25 and 26 sa Free TV. Thank you, Kim. Thank you, Pao. Salamat sa lahat ng mga sumama sa amin ngayong hapon. Thank you, mga pamilya. Have a great weekend. Bye-bye! Bye! Okay, and what can please stand up na lang Kim, MJ, and ano. Ganito po ha, medyo, this is supposed to be an exclusive Dreamscape content po kasi yung nangyari with MJ. Kaya lang, hindi naman namin pagdamot sa inyo. May 5 o'clock airing lang po ito mamaya sa Dreamscape. So, please, you may post po right after the Dreamscape posting po. Yun lang po lang namin. Kasi you will have your time naman po mamaya with Kim and Paolo. Thank you so much. Ayan. Photo with Miss Kylie, RPL, Miss Ro, and Miss Kathy and MJ. Okay, let's... Solo muna. Let's do Kim and Pao first. Again, reminder po, we have a 5 p.m. airing. So let's embargo po muna ng a few hours lang naman. Pagdating ng 5:01, boom! Correct. Load na. Pwede na. May konting ahead lang po ng konti ang Dreamscape Entertainment.